umaaray na. Kaya may apila sa Pangulo ang mga mangingisdang Pinoy na hinaharas umano ng mga barko ng China. At kaugnay naman ang tensyon sa pag-asa kamakailan. Formal nang naipadala ng Department of Foreign Affairs ang note verbal sa China para humingi ng paglilinaw. Iba kasi ang bersyon ng kwento ng China Coast Guard sa Philippine Navy. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Rafi Tima at JP Soriano. Coast Guard ng China, oh. Ito na sa breaker. Ano? Ilang araw matapos ang umano'y puwersahang pagkuha ng China Coast Guard sa narecover na floating object ng Philippine Navy sa Pag-asa Island sa Palawan, formal nang nagpadala ng note verbal sa China sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y upang humingi ng paglilinaw sa insidenteng nangyari noong November 20. Yes, we have issued a note on that issue to the Embassy of China. Iginigiit kasi ng China na kusang ibinigay sa kanila ng Philippine Navy ang floating debris na bahagi umano ng pinalipad na rocket ng China. Pero ang sabi ng Philippine Navy, puwersahan daw itong kinuha ng China Coast Guard na pinutol pa umano ang taling panghila nila sa debris. Hanggang nitong November 22, umaabot at sa 189 ang mga diplomatic protests na naifile ng Pilipinas laban sa China. Sa bilang na yan, 61 na diplomatic protests ang naifile sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, nagpahayag daw ang Amerika ng pagkabahala sa nangyari. Well, siyempre very concerned sila dahil nangyari yan ngayon. Pero ang instructions ni Presidente na i-investigate ng mabuti at yung Navy at nag-confirm na na ginawa nga ito ng mga Chinese vessels. Sa turnover ceremony naman para sa bagong Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Rear Admiral Toribio Adasi Jr., kinumpirma ng militar na nakikipag-ugnay ng AFP sa China para hingi ng kanilang paliwanag. We have requested Defense Attaché of China to submit also sa atin kung how they see things, what happened in the area. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea, umaasa raw ang liderato ng AFP na magagamit ng bagong Navy Flag Officer in Command ang kanyang karanasan sa International Defense and Security Engagement para hindi ito lumala at matugunan ng tama ang issue. Mahalaga raw ang mga international na kasunduan ng bansa, lalo na para sa Philippine Navy na nasa gitna ng modernisasyon. We continue to be partners with allies and like-minded nations for a secure region. Of course, all of these are aligned with our foreign policy. Una nang sinabi ni National Security Advisor Clarita Carlos na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-review sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement na mapapasuna sa susunod na taon. Meron din daw kailangang linawin sa mahigit 70 taon ng kasunduan. Alam nyo, yung 1951 Mutual Defense Treaty, ang wala doon, yung automaticity tulad sa NATO, no, yung North Atlantic Treaty Organization, dahil na nalagay doon, if there is an attack in any one of the territories ng US or Philippines, they will go through their constitutional processes. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung kongreso nila, yung presidente nila, magpapaalam. Mahaba pa yung proseso, no, Secretary. So hindi sa agad magti-trigger, no? Yung MDT? Ah, hindi. Umapila naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang grupo ng mga mangisdang ito mula sa Zambales na patuloy raw na nakakaranas ng pangaharas mula sa mga barko ng China sa Scarborough o Panatag Shoal. Ang pinakahuli raw na insidente ay noong nakaraang buwan lang. Kinukuha pa namin ang reaksyon ng Chinese Embassy sa protesta ng mga mangisda. Ayon sa Philippine Coast Guard, iimbestigahan daw nila ang insidente lalo pat sa kanilang pagkakaalam. Pinapayagan naman daw ang maliliit na bangka ng mga Pinoy sa loob ng bahura base sa kanilang huling aerial survey sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timan, JP Soriano nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.